yes, the knowledge, Panginoon, that this word, Panginoon, will not return void, Panginoon, but everyone will be blessed and will be nourished, Panginoon. In the name of Jesus, we ask all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Ang topic po natin for today is entitled The World and You, mga kapatid. Ang sanlibutan at ikaw, mga kapatid. To start, mga kapatid, let us first read our focus verse sa ating Bible study. Next slide, please. 1 John 2:15 to 17, mga kapatid. I'm sure lahat tayo ay narinig na itong verse na ito. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, mga kapatid, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Hallelujah. So, the question today, mga kapatid, is, do we know the difference between us and the world, mga kapatid? Ang topic natin ngayon, yung dalawang subject natin, the world and you, are two opposite things yun, mga kapatid. What is the world about today, mga kapatid? What is popular and accepted? Alam natin kung ano yung in, ano yung popular, ano yung ina-accept ng mundo ngayon, mga kapatid. Increasingly, kung tayo ay laging nagbabrowse sa Facebook at sa social media, malalaman natin na ang main thing that is being empowered today, mga kapatid, is independence, strength, and freedom, mga kapatid. Independence in terms of pinapalakas natin ang confidence ng mga babae dahil alam natin na sa unang panahon, mga kapatid, is talagang merong antas ang lalaki ang mas mataas sa babae. Ngunit, nakasaad sa Biblia na ito ang tama, mga kapatid. Pero sa mundo ngayon, ang ginagawa nila is, kung hindi pinagpapatay ang babae ang lalaki, itinataas na ang babae sa lalaki, mga kapatid. Pangalawa, freedom to do and be what we want, mga kapatid. So, ini-empower tayo ng mundo na kahit anong gusto mong gawin, kahit sino gusto mong maging, yun ang gagawin mo, mga kapatid. Without the guidance of the Holy Ghost, without the guidance of God, mga kapatid, kung ano yung gusto natin, yun ang mundo, mga kapatid. Ngunit, next slide please. Ito ang nakita ko sa Facebook, mga kapatid, and it is very powerful. Satan's strategy is simple. Make sin look normal and make righteousness look weird, mga kapatid. So in this world, mga kapatid, kung mapapansin natin kung paano tayo manamit bilang isang Kristiyano, kung paano tayo magsalita, ay titignan tayo ng mga tao as weird, mga kapatid. Parang hindi tayo nabibilang sa mundo, parang tayong alien, mga kapatid. Yun ang tingin sa atin ng mundo. Next slide please. Ayan. So, itatanong din natin sa sarili natin, why does the world seem so attractive to me at times, mga kapatid? Bakit attractive ang tawag ng laman sa atin, mga kapatid? It all began with the sin of Adam and Eve. Alam natin ito, mga kapatid. Man's sin has separated him from a holy God, and the only way to restore the original communion between man and God is for man to be separated from sin. Ang choice lang natin, mga kapatid, is either to be separated from sin or to be separated from God, mga kapatid. So the verse is in 1 Peter 1:15 to 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written in the Bible, be ye holy for I am holy. Amen. Hallelujah. So ang tanging paraan na lang natin para ma-restore yung connection na severe sa atin simula nung nagkasala ang ating forefathers na si Adam and si Eve is to separate from the world, mga kapatid. Hallelujah. And we get what it means to be separate from the world, mga kapatid. Hindi ibig sabihin lalabas ka sa mundong ito. Kasi hindi ka naman mapapasalamit kung gusto mo or lumipat ng ibang planeta, mga kapatid. Ngunit nandito na tayo sa mundo. Pero hindi dapat tayo belong to the world. Naintindihan natin yung mga kapatid. Tayo ay dapat rito sa mundo hindi para maging belong sa mundo, mga kapatid. Kundi
makita tayo ng tao na separated from the world. Amen. Next slide, please. Letter B. Neither the Old Testament Testament law, mga kapatid, because the Old Testament law is kailangan, you have to shed the blood of animals in order to atone for your sins, mga kapatid. Neither the Old Testament law nor the process of mental assent and reasoning has the power to overcome the basic sinful nature that is in men, mga kapatid. Our basic sinful nature is already in us, mga kapatid. Kaya, do we know what, na ngayon na nalaman na natin yung Old Testament law, ang ibig sabihin ng mental assent and reasoning, mga kapatid, ang sabi sa aking na research, when one tries to act as if they are in faith, when they are still really in hope, mga kapatid. Do we know the difference between faith and hope, mga kapatid? Ang sabi dito, with mental assent means you are trying to act as if, mga kapatid, you are in faith, when really you are in hope, mga kapatid. The difference between faith and hope, mga kapatid, is that faith are beliefs shaped by experiences, mga kapatid. Ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, yun ang nag-shape ng ating pananampalataya. Kaya naman tayo pumupunta sa church, kaya tayo naniniwala sa Panginoon kasi He is moving in our lives, mga kapatid. That's what shapes our faith, mga kapatid. And what is the meaning of hope, mga kapatid? Hope is only the product of desiring a future state of affairs, mga kapatid. So it means the process of mental assent, mga kapatid, is akala mo nasa pananampalataya ka na sa Panginoon, ngunit you are only hoping for things to happen in your life. That is why you are believing in God, mga kapatid. Dapat ang pananampalataya natin, mga kapatid, is not, I want God to do this for me, so I will believe in Him. Faith, mga kapatid, is not knowing what is to come, mga kapatid, but believing in God either way, mga kapatid. Basahin po natin ang Hebrews 11 verse 1, mga kapatid. Very popular verse na to, mga kapatid. So, meron po bang pwedeng tumayo para basahin ang Hebrews 11:1? Tatayo na lang po ang unang makahanap ng Hebrews 11 verse 1. Amen, mga kapatid. Now, faith is the substance of things hoped for, mga kapatid. There is no substance in hope, mga kapatid, but there is substance in faith, mga kapatid. Kasi, even though we cannot see, mga kapatid, we still believe, mga kapatid. Hallelujah. Bago po tayo mag-proceed, alam po ba natin ang difference between the belief of the world and the belief of Christians, mga kapatid? Number one, the world relies on what they see or hear. Number two, the world relies on what they have, mga kapatid. And number three, the world relies on what they can do, mga kapatid. Kung anong kaya nilang gawin, mga kapatid. But Christians, we rely on what we do not physically see or hear, mga kapatid. Although we do not physically see or hear God, mga kapatid, we believe in Him. That is faith, mga kapatid. Number two, we rely in what God has given us, mga kapatid. Not on ourselves, mga kapatid. Not what we have accumulated in this world. Not riches, mga kapatid. Not our talent, mga kapatid. Not money, hallelujah, mga kapatid. Ngunit, kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. And the third one, the last thing that we rely in, mga kapatid, is not what we can do, mga kapatid. It's what God can do, mga kapatid. Amen. Dahil, if it's only us, mga kapatid, then we cannot do anything, mga kapatid. Amen. And being Christians, we must know that, mga kapatid, na sa harapan ng Panginoon, ay ibababa natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Because we are but a dirty rags in the sight of God, mga kapatid. And that is not a bad thing. Kaya pag narinig ng tao, ay, dirty rags pala ako, mga ganun. Dapat hindi ganun yung thinking natin, mga kapatid. Ngunit,
alam natin where is our place in front of God, mga kapatid. We are not higher than Him. We are not on par with God, but we are lower. We are below God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, the law, makakakombat lang, mga kapatid, ng ang basic sinful nature that is in man, mga kapatid, is the law of the Holy Ghost, mga kapatid. It is the only law that is greater than the law of sin, mga kapatid. So there is nothing else greater, mga kapatid, than our basic sinful nature, kundi ang Holy Ghost ng Panginoon, mga kapatid. Because what does the Holy Ghost do in our life, mga kapatid? To guide, mga kapatid, and teach us. If the Holy Ghost, mga kapatid, is not in us, mga kapatid, you will not be convicted, mga kapatid. There is no difference between you and sin, mga kapatid. There is no separation, mga kapatid. Let us think of the Holy Ghost as a separation. A reminder, mga kapatid, na nandito ang mundo at nandito ka, mga kapatid. Lagi natin narinig sa mga preaching that you cannot have one foot in the world, mga kapatid, and one foot in God. Amen. Because God will spit out lukewarm Christians, mga kapatid. Amen. So, in Romans 70 verse 20, mga kapatid, but if I am doing the very thing that I do not wish, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me, mga kapatid. Sin is hindi natin ito maiwasan, mga kapatid. Sin is inevitable. Sin is the basic sin nature of men, mga kapatid. So, we cannot avoid to sin, mga kapatid. But, mga kapatid, ang sabi dito, but if I am doing the very thing I do not wish, I do not wish, mga kapatid. Ibig sabihin, you must not want to sin, mga kapatid. You must not want it even though it comes to us naturally, mga kapatid. Kailangan abstain from it, mga kapatid. Do not say na nagkakasala ka because it is your nature, mga kapatid. I'm gonna keep doing my sin because it is my nature, mga kapatid. Ngunit as Christians, we already have the wisdom, mga kapatid, that we must not want sin, mga kapatid. Amen. And in the next verse, Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death, mga kapatid. Do we know the law of sin and death, mga kapatid? Amen. So when we sin, mga kapatid, we are already doomed to eternal damnation, mga kapatid. We are already supposed to go, Lord God, everyone in dun sa baba, mga kapatid, hindi na sa taas. Ngunit, the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made us free, mga kapatid. The moment that Jesus has sacrificed Himself in the cross, mga kapatid, the veil was torn, mga kapatid, and we can now reach to Him, mga kapatid. Through repentance, mga kapatid, through our prayer, through the continuous wanting of changing our life, mga kapatid, that has freed us from the law of sin and death, mga kapatid. So, pwede po ba? Why the world is anong tawag dito? Attractive to us, mga kapatid, because we must understand what is sin. Kasi we cannot combat something that we do not know about, mga kapatid. So we must learn what is sin and why does sin call our flesh, mga kapatid. And now that we have understood that, how can I get the world in proper perspective, mga kapatid? Perspective means a proper view, mga kapatid, of what the world is. In James 4:4, it says, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God, mga kapatid. So, binigyan na naman tayo ng choice, mga kapatid, whether we are the friend of the world or we are the friend of God, mga kapatid. And what does the world give you ba, mga kapatid? We must think, mga kapatid, pag we are going to make a choice already, mga kapatid. What will the world give us? It can give us temporary, mga kapatid, security, temporary happiness, temporary peace, mga kapatid. But it is only temporary, mga kapatid. May hangganan, there is an end of the everything that the world can give you, mga kapatid. But in God, mga kapatid,
What can God give us, mga kapatid? Bakit ba tayo susunod sa Panginoon? Why are we going to follow God? What is God going to give us, mga kapatid? What is God? What has God promised us, mga kapatid, kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya? Eternal life, mga kapatid. So you see the difference between temporary and eternal, mga kapatid. So kung matalino mong tao, mga kapatid, siyempre pipiliin mo yung eternal, mga kapatid, hindi yung temporary lang. Amen. Ayan po ang mga verses kung paano natin mabibigyan ng proper perspective ang mundo, mga kapatid. Number one, abstain from the appearance of evil, mga kapatid. Can someone read 1 Thessalonians 5:22, mga kapatid? Very short lang siya, parang yung nandyan lang din. 1 Thessalonians 5:22. Mga kapatid, abstain means do not, mga kapatid, do not go near, mga kapatid, the appearance of sin at kung ano mang makasalanan, mga kapatid. And number two, flee from youthful lusts, mga kapatid. 2 Timothy 5:22, mga kapatid, ako na po ang magbabasa. 2 Timothy. So what is youthful lusts? Does this only apply to youth, mga kapatid? No! It applies to all, mga kapatid. Because do we know what youthful lust is? It is the strong and uncontrolled desire, mga kapatid. Or immaturity, mga kapatid. Without the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid. So we cannot just say na ang verse na ito is only for the youth, mga kapatid. It is only the youth that should flee from youthful lusts. But no, mga kapatid. Because in each and every one of us, we have worldly desires, mga kapatid. And when we let it out of control, mga kapatid, and consume us, and we let ourselves do it, mga kapatid, you have already indulged in sin, mga kapatid. Amen. Number three, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness, mga kapatid. That is from Romans 6, verse 12 to 13, mga kapatid. Let us open our Bible. 6:12-13. Isama po ang verse 12. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead. And your members as instruments of righteousness unto God. Then, mga kapatid, your members, mga kapatid, to be instruments of God, of righteousness, mga kapatid. So, we must understand that we are all instruments, mga kapatid. But we are going to choose what kind of instrument we are, mga kapatid. Whether we are going to be played by the world, mga kapatid, or be used by God, mga kapatid. Hallelujah. So, there are many choices here, mga kapatid. Una, kung siseparate ka sa Panginoon o sa mundo. Pangalawa, kung magiging kaibigan ka ng mundo o kaibigan ng Panginoon. At pangatlo, kung kaninong instrumento ka magpapagamit, mga kapatid. And we already know, mga kapatid, that we must be used for righteousness, mga kapatid. And who will use us to do righteousness? Not the world, mga kapatid. Because everything in the world is unrighteous. But we know that God is righteous, mga kapatid. So it must be God, mga kapatid, that will use us. Amen. Hallelujah. And next slide, please. Ayan. So ano ba ang questionable activities? These are very few, mga kapatid. Ngunit may mabigyan lang tayo ng idea, mga kapatid, kung baka may nagagawa tayo dito na hindi na dapat. So makonvict tayo, mga kapatid, kasi ito yung nakasulat sa libro. Number one, alcohol consumption, mga kapatid. Sa mundong ito, mga kapatid, lalo na sa when I went home in the Philippines, mga kapatid, everyone in college, mga kapatid, all their pastime is to drink, to go to bars, to go to clubs, mga kapatid. And they do not care, mga kapatid, for their safety, mga kapatid. They do not care, mga kapatid,
what alcohol does to them, mga kapatid. And we know, mga kapatid, that when you are drunk, you have no idea what you are doing, mga kapatid. Is that right, mga kapatid? Sino bang mga nalasing na dito? Amen. Sa mga dati, mga kapatid, na naka-experience nito, you cannot identify what is sinful and what is not if your consciousness, mga kapatid, is not there, mga kapatid. If you do not know what you are doing, mga kapatid, paano nyo malalaman na nagkakasala na kayo or hindi, mga kapatid? That's why in the Bible, it says, remain vigilant, mga kapatid. Remain conscious, mga kapatid, para alam natin, nagkakasala na ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? That, because if we do not daily check ourselves, mga kapatid, if we do not carefully assess ourselves at the end of the day, mga kapatid, then you will not repent, mga kapatid. Because at the end of the day, mga kapatid, when you remember everything that you have done today, mga kapatid, it is impossible that you have not sinned against God, mga kapatid. Even the little things, mga kapatid, that is not of God is sin, mga kapatid. But God is merciful and God is good, mga kapatid, that He has given us the chance to repent, mga kapatid. To wash away our sins, mga kapatid. Kung sa Old Testament, no, mga kapatid, we had to sacrifice the blood of an animal, we know that God has already given us His blood, mga kapatid, to wash away our sins, mga kapatid. So when the veil was torn, we are already free to repent, mga kapatid, to our sins, mga kapatid. Kaya, huwag natin naliligtaan, mga kapatid, to repent. Because how will you be ready anytime that God comes, mga kapatid? If God sees you, mga kapatid, that you are unclean, mga kapatid, at the day of His coming, He will not take one look at you and leave you behind, mga kapatid. And we do not want that, mga kapatid. When we think about God's coming and we are only here in the world and we are not caught up with the other believers, mga kapatid, hindi ba masakit, mga kapatid? Nakakatakot, nakakakilabot, mga kapatid, dahil hindi tayo masasama sa buhay na walang hanggan na pinamis ng Panginoon, mga kapatid. And mas masakit, mga kapatid, lalo na sa mga Christians who believe that they are going into heaven, mga kapatid, but because they do not daily check themselves, they do not assess themselves if they are already following into the righteousness and holiness of God, we do not know, mga kapatid. Magulat, hindi pwedeng magulat ka na lang sa day of the rapture na hindi ka nakasama, mga kapatid. Amen. Dapat you know yourself, mga kapatid, because although we do not have the knowledge of the names that will be saved, mga kapatid, dapat you will have the confidence dahil naglilingkod ka sa Panginoon, mga kapatid. Dahil all your life, you have endeavored to follow God, mga kapatid. And we know, mga kapatid, that it is not hard to abstain from these things, mga kapatid, if you are still in the world. Like smoking, mga kapatid, drugs, worldly dancing, immodest mixed swimming, mga ganun, mga kapatid. We will not see what is wrong with this, mga kapatid, kung hindi natin talagang pag-iisipan, mga kapatid. So when you see these things, that is completely normal to the world, mga kapatid. Normal lang tong mga nakasulat dito, mga kapatid. If we look at the world, everyone, almost everyone is doing this, mga kapatid. Hindi na lang yung mga 18 and above, mga kapatid, even high school students, mga bata, mga kapatid, they are doing this, mga kapatid. If we do not remain vigilant ourselves, mga kapatid, hindi mo mamamalayan na kada may problema ka, kada may pinagdadaanan ka, you will turn into these things, mga kapatid. But if you know who you are supposed to turn to, mga kapatid, when you have any heaviness, Lord God Jesus, in your heart, only Jesus, mga kapatid, not these actions na, mga kapatid. And letter C, modest appearance, mga kapatid. So what is modest appearance, mga kapatid? In 1 Peter, hindi man nakalagay dyan, we will read it in 1 Peter verse chapter 3, verse 3 to 4, mga kapatid. Can someone read it? First Peter chapter 3, verse 3 to 4. Chapter 3. But let
man of the heart, and that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Amen, mga kapatid. So if we read, that is verse 4, mga kapatid. But if we go back and read verse 3, mga kapatid, who's adorning, let it be not outward adorning, mga kapatid. Let us not focus on our outside appearance, mga kapatid. The adorning of plaiting of the hair, of wearing of gold, or of putting on of apparel. But let it be the hidden man of heart, mga kapatid. In that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God, a great price, mga kapatid. So, it is not a great price in the sight of God if you are wearing gold, mga kapatid. Hindi na sisilaw ang Panginoon doon, mga kapatid. Maaring ma-impress kayo ang tao, mga kapatid, because wow, gold, expensive, you are rich, mga kapatid. But in the sight of God, mga kapatid, it is corruptible, mga kapatid. The only thing that is not corruptible is the heart. The heart of men, mga kapatid. The heart of men, mga kapatid, that believes in God, mga kapatid. Hindi lang basta-basta lahat ng puso natin, mga kapatid, kahit kung ano lang nakapasok dyan sa puso natin. Ngunit, mga kapatid, what is corruptible, mga kapatid, is kung mahal, kung anong incorruptible is kung minamahal natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi yun basta-bastang makukuha, mga kapatid. Dahil ang alahas, mga kapatid, ang magagandang damit, kung ano mang sinusuot natin sa ulo natin, pag natipuan niya ng magnanakaw, mga kapatid, ay kukunin na ito, mga kapatid. Wala na. Wala na sa atin, mga kapatid. But, can the enemy, can anyone in this world steal what is in your heart, mga kapatid? So we must be wise that what we love, mga kapatid, we must keep it in our hearts, mga kapatid. Amen. And lastly, letter D, the negative influence of television and movie theaters, mga kapatid. This is very normal in the world, mga kapatid. I mean, all of us, mga kapatid, siguro nanonood tayo, mga kapatid, kung ano-ano nang napapanood natin. Kaya if we are not mindful, mga kapatid, of what we are watching in televisions, mga kapatid, or movie theaters, mga kapatid, we will be influenced, mga kapatid. I have seen so many people na kung anong pinapanood nila, mga kapatid, is na-apply nila sa buhay nila. Mga kapatid, mga bata, di ba? Kung anong napapanood nila, they are going to sing along with it. It's in their mind, mga kapatid. So, we must be mindful what we let them watch, mga kapatid. And it is not just children, mga kapatid, but us as well, mga kapatid. So if we watch things, mga kapatid, that will influence us in a negative way, then let us not watch it, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, is daily, you must be watching something that is going to feed your spiritual soul, mga kapatid. And not just anything that is on Facebook, Instagram, TikTok, kasi madami na tayong means to watch things, mga kapatid, that is not of God. But these social medias as well is also offering us, mga kapatid, the chance to listen, mga kapatid, to the Word of God. So it just depends how you use it, mga kapatid. There are preachings, there are teachings, mga kapatid. So, kung nanghahanapin mo, mga kapatid, preachings and teachings, hindi yung kung ano mang ino-offer sa'yo ng mundo, is tama ang paggamit mo ng social media, mga kapatid. Amen. So, that is what it means, mga kapatid, to be separate, mga kapatid. Because the flow of the world and the use of social media, mga kapatid, is only to connect to people, to watch things, mga kapatid, to find out things, mga kapatid, na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. That is the normal flow of the world, mga kapatid. But to be separate, mga kapatid, we must be doing what the minority is doing, mga kapatid. Not the majority, mga kapatid. Because the majority of the world right now is not listening to preaching, mga kapatid. They are not listening to praising songs, mga kapatid. No! Kung lalabas tayo nung maririnig natin, mga kapatid, yung mga sikat na kanta. But here, mga kapatid, as Christians, mga kapatid,
When we listen to the Word of God, when we listen to the songs of God, mga kapatid, iba yung nadadala sa ating puso, mga kapatid. Iba yung saya, mga kapatid, na nakikinig ka sa ano, kung anong nakakalugod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Next slide, please. Ayan, so, now that you have gotten a better perspective on where you stand, mga kapatid, saan ka ba nakatayo, mga kapatid? Sa mundo, mga kapatid, or nakatayo ka sa Panginoon, mga kapatid? And now, as Christians, mga kapatid, of course, we are standing with God, mga kapatid. Amen. So that's how we get a better view of sin, mga kapatid. And now, number three is, now that you have the knowledge of what sin is, now that you have the proper perspective, you must have an action, mga kapatid. How can I stay away from those negative things, mga kapatid? In 2 Corinthians 6:17-18, therefore, come out from their midst and be separate, say the Lord. And do not touch what is unclean, and I will welcome you. And I will gather you, and you shall be sons and daughters to me, mga kapatid, said the Almighty. So you cannot be God's children, mga kapatid, if you are entangled in the world. So there are many people calling themselves, I am the daughter of God, I am the son of God. Pero when you see their posts, mga kapatid, is it the ano action of the daughter or son of God, mga kapatid? Yung mga comments nila, mga kapatid, puro pandalait, mga ganun. For example, when I see someone that is very hateful in social media, and when I click on their profile, verse yun na talaga. So, huwag nating dumihan ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Because in this world, especially those unbelievers and who, them who do not understand, mga kapatid, pag nakita nila na, ah, Kristiyano pala ito, bakit siya ganito? Why is this Christian who claims to believe in God, who says, she or he is the daughter or son of God, why are they acting like this, mga kapatid? And you know what, mga kapatid, it is not you, mga kapatid, that they will look at, mga kapatid, because they know that you are serving God, mga kapatid. So they will look at God as someone who is faulty, mga kapatid. Only us, mga kapatid, we understand, mga kapatid, kung sino ba talaga ang Panginoon, mga kapatid. Ngunit, if we do not know how to be the light in the world, mga kapatid, and it is a different light that we are shining upon people, mga kapatid, then we cannot help them to see God, mga kapatid, the way that we see God, mga kapatid. Amen. So, magiging careful po tayo because wherever we go, we are representing God, mga kapatid. So, in every person we talk to, in everything we do, in everything we say, in everything we think of, mga kapatid, we are representing God, mga kapatid. Amen. So, in the next verse, it says in Romans 12:2, be not conformed to this world, but be ye transformed in by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God, mga kapatid. If you are conformed to this world, mga kapatid, and you do not daily renew your mind, mga kapatid, then the good, acceptable, and perfect will of God will not show, mga kapatid. We know, mga kapatid, as Christians, what is the will of God? Is that we walk in righteousness, mga kapatid, and that everyone in this world, mga kapatid, be given a chance, like us, mga kapatid, to know God, mga kapatid. That is the will of God, mga kapatid, and not for us to be a part of this world, mga kapatid. That's why we are called, mga kapatid. We are not just called to stay, mga kapatid, here in this church or to continually attend the Friday service or any other services that we have, mga kapatid. Because attendance alone in the church will not save you, mga kapatid. Maaaring you are always here, mga kapatid, but your heart and your mind is far away, mga kapatid. That's why, mga kapatid, when God called you, He wants you to serve Him, mga kapatid. And not only to think that you are serving Him, mga kapatid. Because there is a difference, mga kapatid, sa true service, mga kapatid, and fake service, mga kapatid. Because we may think, mga kapatid, that we are serving God,
in the way that we want to, mga kapatid. But that is wrong, mga kapatid. Because if we are only serving God the way that we want to, then we will only serve God when it is convenient, mga kapatid. Serving God is not convenient, mga kapatid. And that is true. It is not convenient to come here every Friday, to attend every prayer meeting, mga kapatid, when you could be doing other things, mga kapatid. It is not convenient, mga kapatid. But there is a sacrifice that we must need to do, mga kapatid, in order to serve God, mga kapatid. You cannot say, mga kapatid, na maayos mong pinaglilingkuran ang Panginoon kung wala kang sinasacrifice, mga kapatid. There is a sacrifice always, mga kapatid. Whether that may be your time, your talent, your treasure, mga kapatid, there must always be, mga kapatid, something that you are willing to give for the Lord, mga kapatid. That is the will of God, mga kapatid. And the greatest commission, mga kapatid, na binigay sa atin, mga kapatid, is not just to keep the word of God for ourselves, mga kapatid, but to spread the word, mga kapatid. Hindi lang sa sarili, hindi lang tayo dito sa church, mga kapatid. Ngunit, there are people outside, mga kapatid, that need to hear the word of God, mga kapatid. And while we are here, we must be masipag, mga kapatid. Nabusan ako ng English. Yes, you must work harder, mga kapatid, amang nandito ka. You can just be here and not do any work, mga kapatid. You must work for something. Because when you work for something, then God will use you, mga kapatid. Not just to stand in this pulpit, but to call people outside, mga kapatid. Amen. Next slide, please. I think, ayan, this is the last slide, mga kapatid. So, maganda po ang pagkakaayos-ayos ng lesson, mga kapatid. Dahil, kailangan muna natin maintindihan kung ano ang kasalanan, mga kapatid. Number two, ano yung number two? Perspective, mga kapatid. Number three, action, mga kapatid. And number four, mga kapatid, combating sin, mga kapatid, is not a one-time thing, mga kapatid. It is not, kukombat mo lang yung sin after 1 year, hindi mo na ulit kukombatin, mga ganun, mga kapatid. So, your whole life, mga kapatid, you must be willing to combat sin, mga kapatid. And it is for people who do not have the right kind of encouragement, mga kapatid. Titigil tayo at some point, mga kapatid, to be separated from this world, mga kapatid. Because it is easier to go with the flow of the world, mga kapatid, than to follow God, mga kapatid. But we must always have a remembrance, mga kapatid. In our life, mga kapatid, while we are doing the will of God, we must always make ourselves remember, mga kapatid. 1 Peter 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, mga kapatid. We must always remember, mga kapatid, kapag nahihirapan na tayong mag-separate sa mundo, mga kapatid, kapag kinukotsa na tayo ng tao, mga kapatid, na sinasabi, hindi tayo nababagay dito sa mundong ito, mga kapatid, that we are weird, mga kapatid, dapat pag tinawag tayo ng mga tao, thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Lord, kasi sinemparin tayo ng Panginoon sa mundo, mga kapatid. We must not be afraid, mga kapatid, to be the only one, mga kapatid, in God's sight, in a room full of people, mga kapatid. Dahil kung patuloy tayong makikibagay sa mundong ito, mga kapatid, especially when you are in a room full of people who do not believe in God, mga kapatid, eh di, hindi na natin nagagampanan kung ano yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. The will of God is not manifested through us, mga kapatid, because we are already choosing to be a part of the world, mga kapatid. So, remember na pinili tayo ng Panginoon, mga kapatid. We are a chosen generation, mga kapatid. As a new convert to the chosen generation, be willing to grow and learn, mga kapatid. So, if you are not willing, mga kapatid, to be told
kung paano i-improve, mga kapatid, ang sarili mo, mga kapatid. You cannot grow, mga kapatid. Because we cannot learn, we cannot grow, mga kapatid, without learning first, mga kapatid. That's why we are going to church, mga kapatid. We are listening to Bible studies, to preaching, preaching, mga kapatid. Because we must grow, mga kapatid. We cannot be here and remain the new convert that we were once, mga kapatid. Because the new converts, mga kapatid, they believe in God, but they do not understand yet who God really is. That's why we are endeavoring to study. We are taking the time to study what is the will of God, the histories, mga kapatid, the will of God, and everything in the Bible, because we have to grow. We cannot just be in the church and not let our knowledge of God grow, mga kapatid. Hindi pwedeng 10 years or 5 years ka na sa church, hindi mo pa kilala si Abraham. Hindi mo pa kilala si Moses. Ganun, mga kapatid. Nalilito ka pa kung sino ang sino, mga kapatid. Dapat kilala, makamamaya, hindi pa natin kilala 12 disciples, mga kapatid. Mga ganun. Dapat, habang lumalago tayo sa pananampalataya, pati yung antas ng ating knowledge sa Panginoon, dapat tumataas din. Dapat kung ngayon, alam mo na kung ano yung water baptism, alam mo na yung Holy Ghost baptism, kilalanin mo kung sino ginamit ng Panginoon na magsulat ng Biblia, mga kapatid, ganon. Ano ang context kung bakit nila naisulat ito? Kasi kapag nagbabasa tayo ng Bible and we look back to the reason why they wrote those words, mga kapatid, praise the Lord ka, mga kapatid, kasi napakagaling kung iisipin mo kung paano na pagtagpi-tagpi ito ng Panginoon, mga kapatid. Kasi hindi lang isang tao na sa mundo ang nagsulat nito. Madami ang nagsulat nito, mga kapatid. Ngunit, through the guidance of God, mga kapatid, because the people who wrote this are separate from the world, mga kapatid. They heard the voice of God, mga kapatid. Amen. They listen and they followed, mga kapatid. Because they understand that when God called them, they are chosen, mga kapatid. Amen. And we are here, mga kapatid. We are sitting in those chairs. We are standing here because we are chosen, mga kapatid. We are called, mga kapatid. Amen. And the royal priesthood, mga kapatid, that we pertain in here is the one that sincerely seeks the will of God, mga kapatid. You cannot just seek the word of God without sincerity, mga kapatid. Because without sincerity, mga kapatid, malalaman ba talaga natin kung ano ang will of God, mga kapatid? And also, a holy nation, mga kapatid, will follow the leading of the Spirit, mga kapatid. So if you are a part of the chosen generation, you are willing to grow and learn. If you are part of the royal priesthood, you must sincerely seek the will of God, mga kapatid. And if you are part of the holy nation, mga kapatid, you will follow the leading of the Spirit, mga kapatid. And finally, as part of a peculiar people, mga kapatid, listen to your conscience, mga kapatid, and follow your convictions that God has developed in you, mga kapatid. So, conclusion, mga kapatid. Here is my conclusion. So in this lesson, mga kapatid, we've learned that in order to separate ourselves from the world, we must understand, why is sin so attractive, mga kapatid? We must know that in order to fight sin, mga kapatid. Because we cannot fight something that we do not know about, mga kapatid. And we must also know the enemy, mga kapatid. Which, you know our enemy, mga kapatid. You must know him, mga kapatid. Because he knows you. He knows you very well, mga kapatid. Kaya, we cannot continuously combat sin and Satan if we do not know these both, mga kapatid. And number two, what did we do, mga kapatid? We put ourselves into a perspective, mga kapatid. So we must know how to look at the world, mga kapatid. And number three, mga kapatid, there must be an action, mga kapatid. We must do something to separate ourselves from the world, mga kapatid. Because the world is like a river, mga kapatid. Kapag hindi mo alam, kasama ka na sa river, you are flowing with the world, mga kapatid. But if you have the conscience,
we will separate from that river, mga kapatid. Because we know where that river is heading, mga kapatid. So we must go in a path that leads us to God, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, we must always remember, mga kapatid, bakit pa tayo naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid? Why are we doing this when it is not convenient for us, mga kapatid? And there's only one answer, mga kapatid. Because God chose us, mga kapatid. And who are we to say no to His calling, mga kapatid? We know, mga kapatid, that everyone that God has called and everyone that listened, mga kapatid, has only done great things in their life, mga kapatid. And there is already proof in that, mga kapatid. And not just in the Bible, mga kapatid, we have proof in our brethren, mga kapatid, na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. And huwag mong hahayaan, mga kapatid, na mabibless ka na lang sa mga nakapaligid sa'yo. Dapat, mga kapatid, mabless ka din sa sarili mo, mga kapatid. Because we cannot keep being encouraged by other people, mga kapatid. Because if our source of encouragement is other people, mga kapatid, if they fall, we fall also, mga kapatid. So, what we have learned, mga kapatid, it is, ang title, mga kapatid, it's not the world and them. It's the world and you, mga kapatid. So it is you, mga kapatid. You must focus on yourself, mga kapatid. And you must be willing, mga kapatid, to make sacrifices in order to separate yourself from the world. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus, hallelujah. At yan ako, nagtatapos ang ating Bible study for today. Closing prayer na po tayo. Hallelujah, Lord God Jesus. We thank you, hallelujah. We praise you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, now that we have learned, Lord God Jesus, more about separating ourselves, Lord God Jesus, from the world, Lord. Let this not be only stuck in our ears, Lord God Jesus, kundi ipamuhay namin ito, Lord God Jesus. And we pray, Lord God, that daily, Lord God Jesus, you convict us, Lord God, to assess ourselves, so that we may be holy and acceptable unto you, Lord God Jesus. May you always give us the strength, Lord God Jesus, to always follow you, Lord God Jesus, yes, and not follow the way of the world, Lord God. And we pray, Lord God, that each and every one of us here, Lord God, old and new, Lord God Jesus, young and old, Lord God, hallelujah, ay na-convict mo ang aming mga puso ngayon, Lord God Jesus. Amen. And we pray, Lord God, that these lessons will live in our heart, Lord God. And most importantly, Lord God Jesus, ang iyong Holy Spirit, Lord God Jesus, ay laging nariyan, Lord, na gumagabay sa amin sa lahat ng aming gagawin araw-araw. We thank you, Lord God Jesus, for everyone's availability, Lord God, and the opportunity, Lord God, to listen to your word once again, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.